Isa sa mga prioridad ng Angat Buhay Program ni Vice President Lenny Robredo ay ang sektor ng edukasyon. Kasama na rito ang pagtulong sa mga nasa laylayan na nais makatapos ng kanilang pag-aaral. Yung paralan, ma'am, na naitayo namin kasi sa kahirapan. Si Mayor Glenson Alanano ng Munisipalidad ng Zamboanguita at isa sa mga kalahok ng Angat Buhay Bridging Leadership Program ay lumapit sa opisina ni VP Lenny ukol sa kanilang problema sa high dropout rate at out-of-school youth. Gusto ko po na magkaroon ng bawat household magkaroon ng isang professional. Dahil sa kagustuhang makatulong, ipinadala ni VP Lenny ang kanyang Angat Buhay Team sa Zamboanguita upang malaman ang kondisyon ng Moises Bangay Alanano Elementary School at ng mga mag-aaral dito. Nalaman niya na ang mga bata ay nagtitiis sa loob ng 2 kubo na hinati sa 4. Lupa ang nagsisilbing sahig at ang pader yari sa kawayan. Nalaman din ni VP Lenny na ang pera na ginamit sa pagpapatayo ng classroom na ito ay galing sa bulsa ng mga magulang ng mga mag-aaral at ni Mayor Glenson. Nakakabagbag damdamin na kahit hirap sa buhay, buong pusong gumastos ang mga magulang upang masigurong makapag-aral ang kanilang mga anak nang hindi nababasa ng ulan o nasusunog sa ilalim ng init ng araw. Dahil din sa manipis ang pader ng classroom, dinig ang ingay ng kabi-kabilang silid-aralan na hindi nakatutulong sa maayos na pag-aaral ng mga bata. Inilapit ng opisina ni VP Lenny ang problemang ito sa Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry. Nagpatayo sila ng isang 2-classroom building para magkaroon ng conducive learning environment ang mga bata dito. We're just happy that this is a concerted effort because as I understand, the family of the mayor donated this property. No? And the office of the vice president, VP Lenny, has identified this area. It is really where the school buildings are needed. Pagkikipagkwentuhan ni VP Lenny kay Mayor Glenson, nalaman din niya na madami sa mga estudyante ang lumiliban at minsan hindi na bumabalik sa pag-aaral. During planting time or harvest time, pina-absent naman yung mga bata. Bakit? Pina-absent niyo. Sabi nila, makatulong sa amin. Dahil naniniwala si VP Lenny na mahalaga ang papel ng edukasyon sa pag-ahon sa kahirapan, nagbigay ang kanyang opisina ng mga baka para sa mga magulang na di kaya sustentuhan ang pag-aaral ng kanilang mga anak. Umaasa si VP Lenny na sa pamamagitan ng munting tulong na ito, mas mabibigyan ng panahon ng mga bata ang pag-aaral para sa kanilang kinabukasan. Maraming salamat, Madam Vice President. Nakatanggap ako ng isang baka. Malaking tulong sa akin ito at sa aking pamilya. Nagpasalamat ako sa Angat Buhay ni Vice President Lenny Robredo. Nagyatagan ko baka sa akin nga makatabang sa pagdaro sa among ginagmay nga baol nga may among gipapkuhan upang nabuhi sa pugas og mais. Si Madam Vice President, nagpapasalamat po kami. Kasi she has the love to the Zamboangnons. May puso siya sa mga mahihirap. Sa patuloy na pag-ikot ng Angat Buhay, sa pinakamalalayo, pinakamaliliit, at pinakamahihirap na komunidad sa ating bansa, inaasahan na marami pang kwentong matutuklasan, problemang matutugunan, sa tulong din ng kapwa nating mga Pilipino, at mga pamilyang mabibigyan ng pag-asa. Dahil naniniwala ang opisina ni Vice President Lenny Robredo na ang buhay na inangat, mag-aangat sa lahat.